Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel of The Action Man. Uno sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at nakakalungkot po ito na balita sa ating mga kababayan at maging sa pamilya ho mga ka-action. Oo. Ito po ang sinapit ng isang OFW sa Jordan ho mga ka-action. Ginahasa at isinilid pa sa tangke. Oo. Sino po ba ang dapat sisihin sa ganitong sistema? Ilan pa ba na mga kababayan natin ang mawala bago maging alerto ang ating gobyerno? Para lubos ho natin maunawaan at bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaksyon, panoorin na po natin ang nasabing video. Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan. Ang suspect, minor de edad na anak ng katrabaho niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, mangyayari pala sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Lisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 34 anyos na anak na si Mary Grace. OFW sa Jordan si Mary Grace at 8 taon na namamasukan sa kanyang employer. 3 taon na nakalilipas nang huling nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace at isa ng malamig na bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo niya sa Jordan no October 12. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace bago pinatay. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang itinuturong pumatay kay Grace, ang 16 na taong gulang na anak ng hardenero ng kanyang amo. Kaya daw siya nandoon, ang sabi nung Pinay doon is, absent daw yung tatay. So, siya ang naging substitute. Kwento ni Nanay Lisa, huli nilang nakausap ang anak noong September 30 para bati ang kanyang ina sa kaarawan nito. Binikwento niya sa amin na mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo, kasama niya sa bahay is dalawang matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. October 11 naman, nakatanggap sila ng tawag sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay. Doon na humingi ng tulong sa OWA si Nanay Lisa. Base sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, huli nakita ang biktima kasama ang minor de edad na sospek. Ipinakausap namin si Nanay Lisa kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Ignacio, sa October 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, ano pong magiging parusa nun? For the moment po, nakakulong na. Mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata eh. Basta update namin yun. Magpapaabot din ng tulong ang OWA sa dalawang nauli ng anak ni Mary Grace. Totally tutulungan natin. Opo, sana po matulungan nyo kami, lalong-lalo na po yung anak niyang panganay na may congenital heart disease. Yung panganay po niya, bibigyan na natin ng educational support magmula ngayon hanggang siya ay graduate. Salamat po, salamat po. Sa huli, may mensahe si Nanay Lisa sa minor de edad na pumatay sa kanyang anak. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ang buhay ng anak ko. Kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang karumal-dumal na sinapit ng ating kababayan. Minor de edad lang pala, 16 years old. Tapos yung napatay, ang biktima, is 34 years old o 35 years old ba yun? Ayan. Andun lang ha, nakalimutan ko na, sorry po.
At hindi ho natin alam, kasi hindi naman sinabi kung anong lahi ang ano, ang suspect, no? Kasi hindi naman sinabi ng ano ni Arnel, ng OWA. Dapat kumpletong detalye kung Pilipino ba 'yun. Siguro kung sa mga diyan sa ibang bansa siguro, kung pinapatupad nila ang bitay. Siguro pagdating sa tamang edad ng bata na 'yon, ng minor de edad na 'yon, eh bitay talaga ang katapat nun. Bitay talaga kung 'yun ang may bitay na pinapatupad ang Jordan. Pero kung wala, eh yun. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging parusa doon kasi iba-iba naman yung mga parusa-parusa. Kasi kung dito sa atin, habang buhay ho talaga yon, habang buhay na po talaga, na hindi makalabas ng kulungan. No? So dito po kasi sa mga OFW natin, hindi lang dito, no. Maraming OFW na naaabuso. Lalong-lalo na naaabuso sila ng kanilang mga amo, ng anak ng kanilang amo, na minsan mababalitaan natin, mapanood na lang natin sa social media, namamatay na. Sino po ba ang dapat sisisihin dito? Di ba ang agency? Na dapat papangalagaan nila ang kanilang bawat empleyado, yung bawat OFW natin na mga kababayan. Yung magkakaroon lang naman sana ng survey na kumustahin sila kung ano na ang lagay. Pero mukha yata ang hindi yata ginagawa yan ng iilan sa mga agency. Hindi ko naman nila lahat-lahat ng agency, no? Dapat yun po ang gawin ng mga agencies na ito. Hindi, wag na wag yung pabayaan ang inyong mga OFW. Dahil dyan po kayo kumikita. Hindi yung pag nasa employer na, wala na kayong pakialam. At makikialam na lang ho kayo pag may nangyari na na masama. Dapat bigyan nyo po sila ng atensyon. Dahil kung wala sila, hindi kikita ang nasabi niyong agency. Di ba? At siyempre naman, ang gobyerno naman sana, lalong-lalo na sa pinangako ni Mr. President Bongbong Marcos, na wala nang mag-aabroad, pero tila baliktad ang panahon. Tila dumarami na dumarami ang ating mga kababayan na pumupunta sa abroad para makipagsapalaran. Isakripisyo ang kanilang lungkot na nararamdaman alang-alang sa kanilang kinabukasan nang naiiwan nila sa Pilipinas, sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nakakalungkot lang isipin kasi na pabaya itong mga agencies na iba. Hindi ko po nila lahat. At sana ang gobyerno naman maging alerto sa bawat agencies na ito. Di ba? Kaso lang, ang maano lang ho natin, ang maririnig lang ho natin sa mga agency, tutulungan. Hanggang doon na lang sila, tutulungan. Saka pa sila tutulong kung wala na ang ating kababayan, di ba? Ilang kababayan pa ba? Ilang OFW pa ba ang malalagas bago gumalaw ang gobyerno at ang mga agency na mga bulok? Di ba? Kumikita kayo sa ating mga OFW. Pero direct to the point po tayo. Ang iilan sa mga agency, pabaya. Basta lang kumita, wala na silang pakialam kung ano na ang nangyayari sa ating mga OFW sa mga employer nila. Di ba? Nakakasakit po. Dapat maging alerto ho kayo sa lahat ng mga agencies ng mga bulok. Maging alerto ho kayo. Dapat magkaroon naman po kayo ng konsensya. Kumita po kayo sa kanila. Kaya dapat lang na pangangalagaan nyo ang ating mga OFW. Yun lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign. Binshare ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.